sa magandang tanghali na sa ating mga kababayan. At ngayon, nasa kabilang linya natin, ang isa na namang ating, isa sa mga advocates, no, napaka, ito yung matagal na rin sa pagtataguyod ng karapatan at kagalingan ng sambayan ng Pilipinas. Dahil sa nalalapit po ang Human Rights Day na kung titignan natin December 10, kaya't minabuti nating kausapin ang Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates, walang iba kundi si Mr. Renato Mabunga. Magandang tanghali sa iyo, Mr. Renato. Magandang tanghali po sa inyo at sa iyong mga tagapakinig. Oo, at siguro batiin mo muna lahat ng mga human rights group. Opo, sapagkat sa taon pong ito ay binabati ko po lahat ng ang mga tao sa Pilipinas, yes, at yung mga wala dito sa ating bansa. Oo. Sa pagsalubong natin sa International Human Rights Day, which is on December 10. Mm-hmm. Ngunit dito sa Pilipinas ay atin pong sineselebrate ang Philippine Human Rights Week. Mm-hmm. Meron po tayong batas niyan nung 11th Congress pa pumasa na ang Pilipinas ay mayroong linggo ng karapatang pantao na usually sineselebrate natin yan ng December 3 to December 10. Ngunit sa larangan po ng mga civil society organizations at mga organisasyong tumataguyod sa karapatang pantao, sineselebrate po natin ito ng December 1 hanggang December 10 po. Upang sa ganun po ay malaman po ng buong sambayan ng Pilipino na tayo po, kahit maraming violation ang ating na-rearnig at nasasaksihan, ay kusa po natin pinapadama sa sino man yung may responsibilidad sa ating lipunan na ang karapatang pantao ay ang pinakabatayan upang sa ganun ay marespeto ang dignidad ng bawat isa at ng bawat Pilipino. At ng mabuhay ng matiwasay. Opo. Diba? So, Mr. Renato, opo, siguro Boyet na lang tatawag siya para po sa maganda. No? Opo. So, Sir Boyet, maraming mga iba't ibang mga activities na mangyayari ngayon. At syempre, global yung ating pag-uusapan dahil mm-hmm. tayo ay global na rin maririnig. Opo. At makikita tayo sa dito sa ating kakampi.org. No? Pwede natin buksan sa www.kakampi.org. Double M po yan. At ngayon, siyempre, marami rin nakikinig sa iyo sa, well, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, Mr. Boyet. Apo. Okay, so, sir, kasi nabanggit mo kanina yung HR week, no? Mm-hmm. So, mag-start ng December 1 to December 10, no? Apo. So, actually, tayo naman as para groups, eh, talaga namang ano, no? Kahit hindi December, mag-start ng December, eh, nag-December, hinahanan natin to, talaga tinitingnan natin ang kabutihan ng ating mga kababayan. So, ano-ano bang mga activities natin ngayon, itong darating na December, na ginagawa ng para? Ang ating pong selebrasyon ngayong taong ito ay mag-uumpisa po bukas. November 30. Kahit po bukas ay Bonifacio Day, nilalais na rin po natin na bukas buksan ang ating linggo ng karapatang pantao upang sa ganun ay mapakita na dahan-dahan kung ano ang ating mga dapat tingnan sa ating lipunan sa ngayon. Mm-hmm. Para bukas po, magkakaroon po tayo ng launching ng ating Human Rights Week. Dinadala po nito ang tema na wakasan ang pagsasawalang kibo at kawalan ng katarungan sa mga paglabag ng karapatang pantao. At kaakibat na rin dito ang tanawagan nating lahat, natutulan po natin ang terorismo ng Estado. Yan po yung nagiging tema natin sa ngayon dahil po, klarong-klaro po sa ating sitwasyon ngayon na marami pong mga violation o paglabag ang natatamo ng mga communities, hindi lang isa, mga communities lalo na sa Mindanao, dahil sa giyera nga daw doon sa Mindanao na kung titingnan susuriin natin ay parang gawa-gawa lamang. At meron din pong paglabag sa mga individual na karapatang pantao. Meron paglabag sa mga karapatan ng mga kababaihan, sa mga yes. kabataan, sa ating mga migranteng Pilipino.
lalo na ngayon na meron na namang nakaambang desisyon na baka meron namang bibitayin na ating kababayan sa labas ng bansa sa Kuwait. Senadaryo. Dahil po dyan, ay nananawagan po tayo sa lahat ng mga Pilipino at ating mga kaalyado sa ibang bansa na tulungan tayo sa panawagan na panawagan ng ating gobyerno na kung saan tutukan naman niya ang pag-respeto ng karapatang pantao. Bakit gobyerno? Dahil po, ang gobyerno ang pinakauna na may responsibilidad upang pangalagaan, protektahan, at itaguyod ang karapatan ng bawat Pilipino. Siya po'y ating itinalaga dyan sa pamahalaan upang sa ganun ay tayo paglingkuran, hindi para tayo ay labagin. Yan po bukas ang mangyayari. Ito po ay gagawin po natin sa Quezon Memorial Circle na kung saan meron po tayong programa doon at ilalahad po natin para sa Quezon City Local Government, ilalahad po natin ang ating local legislative agenda na kung saan ninanais natin o iniinganyo natin ang Quezon City Local Government at lahat ng mga local government na magtayo ng human rights desk or pagbubuo ng mga human rights action center na kung saan ito yung pagunahing mangangalaga ng mga usapin sa karapatang pantao sa mismong lokal na pamahalaan. Alas 8:30 po ito bukas ng umaga, magkakaroon po tayo ng parang torch relay. Ang torch po niyan o sulo, yan po ang nagsisimbolo ng pag-aalab ng damdaming Pilipino upang pangalagaan ng karapatang pantao. Iikot po tayo yung ating mga leaders sa Safety Circle. Boyet, saan magsisimula? Diyan po sa, magsisimula po tayo sa loob ng Quezon City Memorial Circle, dito po sa Peace Bell. Tapos lalabas po tayo, iikot po yan, at babalik din doon sa Quezon City Memorial Circle, sa Peace Bell din mismo, at magsasagawa tayo ng konting programa doon. Alas 8:30 po ng umaga, inaasahan po na sana makakarating naman yung mga ating inaasahan na mga tao at saka kahit hindi po napaabot sa inyong mga organisasyon at sa inyong mga barangay ang imbitasyong ito, lahat po tayo ay inanyayahan na pumunta at magsagawa ng ating pagkilala sa karapatang pantao kahit man lang sa panahong ito na sineselebrate natin ang Human Rights Week. Bakit November 30? November 30 kasi po ang November 30 ay Friday. Mahirap po tayo magkita-kita sa Sabado't Linggo. Alam mo naman po na tayo ay nangangalaga sa karapatang pantao, may karapatan po din sa pamilya. Ang Sabado't Linggo ay binibigay po natin sa pagsiselebrate ng mga pamilya sa kanilang sa pagtatuguyod ng pamilya nila at pangangalaga ng kanila mismong karapatan sa loob ng pamilya. Okay. So mag-start yan November 30, 8:30 po, ano, torch relay, no? Torch relay ito. Mm-hmm. At magkita-kita kayo sa Peace Bell. Ngayon, dahil global nga tayo at marami mga organisasyon ang nakikinig sa atin at mapapanood din ito, sa ngayon, Boyet, siguro sa mga OFWs din, dahil alam mo nakatutok sa atin ang buong mundo, no? Especially itong Singapore, nagbigay na sila ng statement na tututukan nila tayo kung yung mga gagawin natin dito sa mangyayari dito sa November 30 hanggang December 10, no? Apo. Tututok sila at baka daw ipalabas din nila sa kanila kung makikita nila na okay ito. At siyempre, 8 million OFWs na nakatutok sa atin ngayon, ano? Ngayon pala, nagpapasalamat pa po ako sa kanila. Sa kanilang adikain na upang matutukan pa natin yung karapatang pantao. At siguro dahil may pinadala din kayo na anything tungkol doon sa 50 pages na ipinadala ninyo. Tungkol ito saan? Ito ipapalaganap natin din. Yan pong pinadala namin ngayon sa lahat ng mga networks at mga organisasyon dito sa Pilipinas, labas ng bansa. Yan po yung report ni Professor Philip Alston. Siya po yung United Nations Special Rapporteur on Extra